Mayroon pong hindi bababa sa 2,000 pesos na debt benefit na ibinibigay ng mga local government units. Umakyat na sa 9.22 million ang bilang ng mga Pilipino na senior citizens o nasa edad 60 pataas noong 2020. Base po yan sa Philippine Statistics Authority data. Pero ilan sa mga ito ang hindi pa rin nakakapagparehistro sa National Commission of Senior Citizens. Ibig sabihin, may mga ilan sa kanila hindi pa rin e-enjoy yung kanilang mga benepisyo. Makukuha bang debt benefits ang isang senior citizen mula sa gobyerno? Mayroon po, sa kasalukuyan po, ayon sa Republic Act 1994, mayroon pong hindi bababa sa 2,000 pesos na debt benefit na ibinibigay ng mga local government units. Mm-hmm. So, pwede pong tumaas. So, may mga LGUs na nagbibigay ng higit 2,000, like 5,000. Pero nakasaad din po doon for indigent senior citizen para sa mga mahihirap. Pero may mga LGU naman na lahat na binibigyan, lahat po ng kanilang mga constituents na senior citizen kapag namatay, nabibigyan po lahat. So, depende po doon sa priority ng mga LGUs at the same time sa availability din ng budget. So, ano po yung mga kailangan ipakita para ma-claim yung benefit na yon? Yung ano lang po, death certificate lang po, at saka yung ID ng senior citizen. Okay. At idagdag ko lang po na yung pwede pong mag-claim niyan ay yung nearest relative po nung namatay na senior citizen. So, kailangan din po niyang magbigay ng proof na siya po ay kamag-anak nung namatay na senior citizen. So, nearest na kamag-anak. So, if ever meron siyang immediate family, wife, or mga anak. Opo. If wala naman siyang immediate family, pwede kapatid niya or cousin, apo. Pwede rin yung mga ganon. Okay. But what about funeral and burial discount? Mayroon din pong 20% discount po sa funeral services, kasama po yung embalming and also yung pag-pick up ng body from home to o mula sa morgue hanggang bahay. Meron po ba kayong mga mensahe para sa ating mga manunood? Ms. Emily? Sa akin po siguro sa lahat ng manunood, maganda rin pong alamin natin yung batas para po sa mga nakatatanda, lalo na po yung mga kasama sa bahay ng mga senior citizens para kahit papaano po ay mag-guide din natin yung mga senior citizen. Para naman po sa mga establishments, no, sumunod po tayo sa kung ano po yung discount na dapat i-provide po sa mga senior citizens.